Hallelujah. Buhay ba ang mga sundalo ni Kristo sa umagang ito? Yes, buhay sa pananampalataya, mga kapatid, no? Marami tayong nararamdaman na mga sa physical battle, 'di ba, sa isip natin, no? Pero salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pananampalataya. Amen. Alam ba natin yun, pati pananampalataya ay galing sa Diyos talaga, eh. Hindi naman yan galing sa atin, eh. No, meron tayong na-receive, no? And we believe the one we receive. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na nagtagumpay na sa kamatayan, nagtagumpay na sa lahat ng sumpa, nagtagumpay na sa anumang mga bagay na magkasamaan sa sanlibutan. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Grabe. Testimony, devotion, no? Yung ating pagpupuri sama-sama. Busog na tayo, eh, no? At kumbaga ito po ay reminder na lang itong ating sa preaching, no? At patuloy na pinapaalalahan na tayo ng Diyos na nariyan lagi siya, malapit lang siya, no? Hindi siya malayo, no? Dinadaya tayo minsan ng kaaway na parang hindi tayo pinapakinggan ng Lord, pero ang totoo, nagtitake ka kasi ng exam, eh, no? Kaya silent muna ang Panginoon, tinitignan niya kung magtitiwala ka talaga sa Kanya. Amen. So ang title natin, mga kapatid, ay Greater is He. Sabihin natin, Greater is He. Greater is He. Yan. Siya ang mas dakila sa lahat, mga kapatid, no? Mas dakila sa problema mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, sa kung anong meron ka ngayon, siya ang pinakadakila sa lahat. Ano mang pangyayari dito sa libutan, umaraw man, umulan, no? Bumaha, bumagyo, mananatiling dakila ang Diyos na buhay, mga kapatid. Kaya siya dapat ang pagkatiwalaan natin sa tuwi-tuwi na, no? Yung kumbaga, papasok ka pa lang doon sa pagsubok, kumbaga doon sa kuweba, doon sa tunnel ng pagsubok, papukuri pa sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon, no? Nandoon ka na sa loob ng pagsubok, di ba? Walang pagbabago, magtiwala at magpuri, maglikod ka pa rin sa Panginoon. At hanggang sa mapagtagumpayan mo, makalabas ka doon sa tunnel, at the end of the tunnel, there is light. Mga kapatid, kung hindi ka titigil sa paglakad sa pananampalataya. Amen. Kasi minsan, di ba, tumitigil tayo, parang sumusuko na tayo na ayoko na, hirap na ako, hindi ko na kaya yung mga bagay na ito. No? Kaya nga nariyan ng Panginoong Jesucristo. Pinakita niya sa atin. Yung bigat ng krus na yon, mga kapatid, dala-dala ang lahat ng kasalanan ng tao, kinaya ng Panginoon. Yan pa kayang problema mo, hindi kaya? Kaya ng Diyos yan, mga kapatid. No, ang tinuturo lang sa atin ng Panginoon talaga ay pagtitiwala. Are you willing to trust in God? No, are you available to trust in God in every season? Amen? So, ganun, mga kapatid, huwag tayong papigil sa mga hadlang or sa mga snare traps ng Diablo. No, minsan kasi talagang pinipigilan tayo, eh. Dahil gumagawa tayo ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Meron talagang battle. Pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At walang anumang sumpa ang siyang makakapanaig sa bawat Kristiyano, mga kapatid. Basahin natin Proverbs 26 verse 2. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. Tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Amen? Sabi doon, ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab. No? Walang karapatan, hindi nararapat, no? Sa isang anak ng Diyos na talagang nga matablan siya ng sumpa. Bakit? Kasi nga pinananahanan siya ng banal na espiritu, eh. So, maaari ba siyang masumpa? Hindi tatalab, no? Kung sino man ang sumumpa sa kanya. Sabi doon, tulad lang yun ng isang ibong na di dumadapo, no? Parang nandyan lang yun, yung ibon, di ba, nasa himpapawid. Hindi ka naman lalapitan yan, eh. Di ba? Hindi yan tatalab. Di ba? Walang bisa kung anumang gawin sa iyo ng kahaway, mga kapatid. Sabi nga, he's just a roaring lion, eh. No? Naghahanap ng madidibar or masisila. Di ba? Kumbaga, tahol lang yan ang tahol, eh. Wala namang talab yan, eh. Hindi ka naman yung kakagatin, eh. Unless lapitan mo siya, patulan mo siya, 'di ba? Yes. At hawakan mo siya. Yes. Talagang kakagatin ka noon. Kumbaga halimbawa, isang bata nasa Manila Zoo, no, tapos pumunta na doon sa mga cage ng mga lion, no? Eh yung bata, eh ginanon niya yung kamay niya doon sa may cage. Nilapitan niya.
Di ba? Siyempre, mapapahamak siya. Linalapitan niya eh. Yes. Pero, nag-iingay at nag-iingay lang yung mga hayop na, di ba? Lion. Pero hindi mo pinansin, lakad ka lang. Wala namang magagawa yun eh. Yes. Kasi nakakulong naman sila dun eh. Yes. Tama mga kapatid. Ganun din po sa buhay Kristiyano. Maraming nagsasabi sa'yo ng negatibo, maraming nagkikriticize sa'yo, maraming nagpe-persecute sa'yo, pero di naman tatalab yun eh. Yes. Amen. Dahil ang pinangahawakan mo, ang nasa isip at puso mo ay salita ng Diyos. Yes. Na napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Yes. At wala nang sumpa, ikaw ay pinalaya na ang salita ng Diyos. Kung ito ay talagang tinatanggap natin, no? So kaya napakahalaga mga kapatid, nung salita ng Diyos sa buhay natin. Walang ibang salita na pinakamataas kundi salita ng Diyos, no? Ibig sabihin, yung mga curse na yan na pinaplot against us ng kaaway or ng mga bagay ng kadiliman ay walang talap sa taong anak ng Diyos o talagang pinatawad, no? Pinawalang sala ng Diyos. Kaya sabi, the one declaring the curse against the innocent might as well try to dictate where a sparrow in flight should land. Romans 5:1. Ang sabi dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Meron ka ng relationship, connected ka na sa Panginoon eh. Diba? So kung connected ka sa Panginoon, dadaloy ang kanyang pagpapala. Guidance, protection, wisdom, His presence will be with you, the Holy Spirit is upon you. Amen? At konektado ka na, may ugnayan ka na sa Panginoon. Napawalang sala ka na. So wala nang bisa yung mga bintang, di ba? Yung mga akusasyon ng sanlibutan, yung akusasyon. Kasi si Satan, accuser of the brethren ang tawag dyan eh. Tama? Ina-accuse ka niya lagi. Para ano? Mapigilan kang lumakad. Kumbaga sa snare trap ng mga hayop, di ba? Mapigilan yung movement mo. Anong gagawin niya? Aakusahan ka niya para mastan ka. Di ba? Mastan ka at mawala ka sa pag-iisip na kumbaga wala yung focus mo. At madistract ka. Yan ang gawain ni Satanas eh. No? Pero kung lagi natin isa sa isip na tayo ay pinatawad na pawalang sala na at isa sa buhay natin yung repentance, di ba? Meron tayong repentant heart, lagi tayong lumalapit sa Diyos, no? Kasi nga, may ugnayan na tayo sa Diyos, no? So dapat lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Wala nang talab ang anumang sumpa na kapatid. That is the good news, no? That is the gospel. Pinalaya na ang mga nasa Panginoong Jesucristo. Bakit? Napagtagumpayan niya na yung kamatayan, yung sumpa. Napagtagumpayan niya na yung mga batas na hindi kayang sundin ng tao. Nagawa niya na, it is finished, sabi ng Panginoon doon sa krus. Amen. Kaya nga, ang Diyos hindi niya hinahayaan ang kanyang mga anak na masumpa. Naniniwala ba tayo doon? Sumasampalataya pa tayo na ang Diyos hindi kanya hahayaan manatili or masumpa? Yes. No? Kaya sabi, no one has the power to curse yung mga anak ng Diyos. Because God has decided to bless His children. No, kung bahagi ka ng kingdom of God, no, sa kaharian ng Diyos, kabahagi ka na nun, papabayaan ka kaya ng hari? Eh, ang pinakamabuting hari ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No, halimbawa, yung mabuting presidente, papabayaan niya ba yung constituents niya? Mabuting kapitan ng barangay, papabayaan niya ba yung constituents niya, yung mga nasasakupan niya? Hindi, kasi nga mabuti siya eh. Sino ba ang pinakamabuti? Ang Diyos. Kung yun ang pananaw natin sa Panginoon na siya ang pinakamabuti sa lahat at naniniwala ka, sumasampalataya ka, nakabahagi ka ng kanyang pamilya, ng kanyang kaharian, kapatid, sumampalataya ka at mawawala ang sumpa. Hindi kita talabang sumpa. Kumbaga, dinadaya ka lang ng kaaway, sinasabi sa'yo, inaaksahan ka. No? Pati yung isip mo, madown ka, maging emotionally down ka at yung spiritual mo ay manghina at hindi ka makausap. Yung ginagawa eh, ng Diyos, nandadaya. No? Kaya maraming pangkaya dito sa sanlibutan. Ginagamit din ng Diyos ang mga tao, yung mga orasyon-orasyon, di ba? Yung mga sumpa-sumpa. Di ba? Walang talab yun sa mga Kristiyano eh. Deuteronomy 18:10-11. Ang sabi dito,
Sino man sa inyo ay huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mangkukulam, ng mananawas, ng mga sumasanggunit sa mga espiritu ng namatay. Ito po mga bagay na ito, pinagbawal mula pa noong Old Testament. Bakit? Ito ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. At ito ay nagdudulot ng sumpa. No? And sa Old Testament, di ba, hindi pa naman dumarating doon ang Misaya eh. So talagang pinapaiwas. No? Kasi tatablan yung mga Israelita nito kapag humawak sila or gawin nila yung mga bagay nito. Amen? Kasi yung mga pagano, yung mga ritual nila, una, yung sinusunog yung anak. No? Para ano, matupad yung kanilang kahilingan. Di ba? Kasi ang Diablo, gumagawa rin yan ng himala eh, alam niyo ba? Pero hindi lahat, pero may limitasyon lang siya. Hindi lahat kaya niyang gawin. Anong hindi kaya niyang gawin ng Diablo? Yung taong masama, gawin niyang mabuti. Kaya niya ba yon? Hindi niya kaya yon. Yung taong masama, gawin niya mabuti, hindi niya kaya yon. No? Pwede. Pwede siyang magpagaling. Di ba, na alala niyo yung panahon ni Moses, ni Paraon? Di ba, meron din siya mga salamakero, di ba, mga magician, no? Na ginagawa din kung ano yung ginagawa ni Moses, pero may limitasyon. Nung bandang dulo na, anong sabi nila? Ay, hindi na natin kaya yan. Kamay na ng Diyos yan. Merong limitasyon lang eh, yung kapangyarihan ng kaaway, yung kapangyarihan ng kadiliman. Oo, tama, may kapangyarihan ng kadiliman. Pero ano yung title natin? Greater is He. Yung mga kumukonsulta sa mga ganyan, mga ora-orasyon, diba? Mga albu-albularyo, mga mangkukula, mga mananawas, sumasangduni sa mga patay. Di ba? Mayroong kapangyarihan naman talaga yan, pero limitado lang. Pansamantala. No, pansamantala lang at nagdudulot yan ng sumpa. No. Kaya nga napakahalaga yung ating malaman, yung mga dapat nating iwasan katulad niya. No. Sinasabi dito, numbers those who cast spells with those who commit other acts detestable or karumal-dumal sa Panginoon, no? Yan yung witchcraft, sorcery, divination, necromancy, no? Consulting with the dead. Basahin natin Micah 5:12. Wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Totoo naman, may mga agimat. Di ba? Nainerosyonan. Ba? Sino dito na napamanahan? Baka meron kayo dyan, i-surrender na natin ngayon, wasakin na natin ngayon. Kasi pinasa natin, no? Wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala ang mga manghuhula. Di ba? Ang Lord lang talaga makapagpapalaya sa atin. Amen. Mga kapatid, na may kapangyarihan, makapangyarihan sa lahat. No? Ay sabi, it is saying that God will destroy witchcraft and those who cast spells. No? At naalala natin, in the last days, meron din mga ganyan. Yung sa Revelation chapter 13, basahin nga natin yung ilang verse doon. 21 to 24. Sabi doon, pagkatapos, isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato at inyagis yun sa dagat. Sinabi niya, ganito karahas ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na marinig sa kanya ang tinig ng mga mag-aawit, ng himig, ng mga tugtugan ng alpa, plauta at trumpeta. Wala nang makikita sa kanyang mga manggagawa at hindi na marinig ang ingay ng mga gilingan. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na marinig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga nalakal at dinaya niya ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam at natagpuan sa kanya ang dugog ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa daigdig. So, ang sinasabi po dito sa Revelation mga kapatid, yung Great Babylon or Babylonia which nire-represent na kung saan nandoon yung Antichrist, no? Yung Antichrist na siyang talagang dumadaya sa buong sanlibutan. At isang ginagamit niya ano? Pangkukulam.
Ano ang modern pangkukulam ngayon? Alam ba yan natin kung ano ang modern pangkukulam? Alam niyo ba, mag-Facebook ka lang, pwede ka nang makulam. Mag-Facebook ka, mag-Instagram ka, mag-Twitter ka, at kung ano mang social media account, pwede kang makulam. Alam mo ba yun? Maraming kabataan, hindi alam yun. At siguro yung ibang mga matatanda dito, hindi rin alam yun. No. Ano ba ibig sabihin, pastok ng pangkukulam? It simply means it will manipulate you. Mamanipulahin ka, kokontrolin ka. Yan ang ibig sabihin ng pangkukulam. Now, my question. Ito bang social media ngayon na talagang all over the world, naniniwala ba tayo may bagay ito, may laman ito na pwedeng makulam ang tao? Makontrol. Yan. Kasi baka iniisip natin ibang ibig sabihin ng pangkukulam. Ang pag-ibig sabihin ng witchcraft or pangkukulam, manipulation or controlling. Amen? Yan. So, sa mga, no, yung social media, ano bang mga application dyan, pwede yan. Pwede yung magamit. No? Hindi ko naman sinasabing lahat yan ay makukulam yung lahat yan. No. I'm not saying that. I'm saying yung mga influencer, yung mga vlogger na iba, pwede kinokontrol na yung buhay mo. Minamanipula na yung buhay mo. Na yung mga desisyon mo sa buhay ay nakabase doon sa vlogger, sa influencer, sa streamer, sa gamer. Ah, ganun pala yung pastor. Oo, yun ay isang uri ng pangkukulam. Naunawaan natin, mga kapatid. Yes! Akala nyo lang, tuwan-tuwa ka, send stars. Pero kinukulam ka na pala. Yes, lalo na kung hindi ka aktibo sa panalangin, madali kang masusway, no? Tapos yung mga online-online talpakan, casino, akala nyo, basta-basta ganyan lang yan. Isang uri din yan ng pangkukulam. Bakit? Kinokontrol ka eh. Kapag nakontrol ka lang ng isang bagay na yan, yung sabihin nakulam ka na. What a revelation from God. Amen, mga kapatid? Hindi lang yung inaisip natin, nakita natin sa mga ano na pelikula yung bruha na may malaking ano kawalin diyan. hindi lang ganun yung pangkukulam. No. Ang modern pangkukulam ngayon digital na, nasa social media na. Maraming kumokontrol ng mga tao. Hindi ko naman sinasabi lahat ng vloggers, influencers masasama. Marami ding Christian diyan, maraming maayos diyan. Kaya nga dapat mag-viral ay yung word of God. Yes. Di ba? Doon tayo, doon magpasailalim ang tao. Nang sa gayon, maayos at matransform ang buhay ng tao from darkness into light. Because greater is He. Siya lamang ang makakapag-gawa nun sa ating buhay, makapagpabago nun. So, ang end times deception ngayon, grabe mga kapatid, it is so great yung end times deception. Even, sabi nga, even the very elect would be deceived. Ang ibig sabihin ng even the very elect would be deceived, yung pandaraya nila, grabe. Na kumbaga, kahit yung mga elect, pwede rin madaya. Ang dinidescribe doon yung pandaraya, hindi sinabing madadaya talaga yung mga pinili. Yan, pwede madaya. Kung hindi ka aktibo, kung pabaya ka, kung complacent ka. Yes. Diba? Minsan kasi bilang na sinasabi natin, tayo ay responsable na sa pamilya natin. Akala lang natin, di ba? Sa physical at material lang. Hindi, pangunahin dapat spiritual. Yes. Kaya nga ang salita ng Diyos, sabi, God breathed eh. Di ba? Hininga ng Diyos na nagbigay buhay sa atin. Kung yun ang ating laging iahayag, una sa ating pamilya, magkakaroon talaga ng transformation, ng freedom, ng deliverance. Mga kapatid, makakalaya talaga sa sumpa. Pero kung hindi natin inuuna ang salita ng Diyos, kung tuwing linggo ka lang, no? Kung di natin araw-arawin, bulay-bulay lang salita ng Diyos, ay, madadaya ka, mamukulam ka sa social media pa lang. Alam ba natin yan mga kapatid? God is
Warning, God's warning is in the Bible, mga kapatid. Matthew 24:24, yun nga. Yung deception will be so great, lilitaw ang mga huwad na Kristo, huwad na propeta. No? Mga huwad na teachings na sinasabi, magpapakita nga ng mga himala eh. Kasabihin, oh, punta kayo dito, lahat ng pupunta dito, makaka-receive ng healing. O, syempre naman, yung mga may sakit, ay pupunta. Ang tanong doon, bakit di siya pumunta sa ospital? Para itong magpagaling. Diba? Minsan kasi may mga ganung deception. Pero ano bang pakay talaga natin sa pagpunta? Halimbawa, anong pakay mo ba pumunta ka dito? No? Minsan, or kadalasan, ang inisip natin, para makatanggap ako ng blessings. No? Okay naman, medyo maganda naman sa pagdinig, no? Pero kapag nakilala mo na ang Diyos, pupunta ako, sasamba ako, gusto kasing pagpalain ang pangalan ng Diyos, pasalamatan ang Diyos na buhay, at sambahin siya, karapat na karapat dapat na pagsamba sa Kanya. Yun yun mga kapatid. Kasi pag tulad ng nakilala mo ang Diyos, all in ka na eh. Diba? All in ka na. Na patay kung patay, sa Kanya ka magtitiwala. Ganun yun mga kapatid. Dahil pinakita niya ang pag-ibig niya, binigay ang bugtong na anak, sakripisyo sa krus, nagkaroon tayo ng kapatawaran, buhay na walang hanggan, naalis ng sumpa. Yun ang benepisyo ng pagkamatay ng Panginoon Jesus sa krus. At pinatunayan niya siya ay Diyos na buhay siyang muli sa mga patay. So napagtagumpayan lang ng Panginoon, ano pa ang ating hinahanap? Himala? Sinagahanap dito ng himala? Kamanghamanghang himala. Are we after the blessings? Are we just after miracles, signs, and wonders? Ganyan ba kababaw ang pagka-Kristiyano mo, kapatid? No? Ayan, no? Pati yung mga huwad na propeta, huwag na Kristo, kaya-kaya nilang magbigay ng himala sa iyo. Kahit si Satanas eh. Naalala niyo yung Matthew chapter 4? Sabi ni Satanas, sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat sa iyo ito. Kaya din mag-bless ni Satanas. Pero isang pandaraya yun, mga kapatid. So, mga kababalaghan, no? Grabe, great deception in the last days. Sa sobrang great, pwedeng madayak pati yung mga hinirang eh. Dahil sa sobrang grabe nung deception na yun. No? Ngunit, yung talagang kumikilala sa Panginoon, yung all-in talaga sa Panginoon, full trust talaga sa Panginoon, by faith talaga sa Panginoon, no? Hindi yan talaga madadaya. Hindi tatalab sa Kanya kung anumang pagdaraya. Dahil merong blessings of discernment. Ano ba natin yun? Discernment is a blessing. Kung wala kang pakiramdam sa Espiritu, nako kapatid, baka hindi ka aktibo talaga sa connection mo, sa ugnayan mo sa Diyos. Baka may problema ka sa relasyon mo sa Diyos. Anong unang nagiging problema sa relasyon? Komunikasyon. Kapag nawala ang komunikasyon, miscommunication. At kapag nagkaroon ng miscommunication, misunderstanding. Misinterpretation. Dahil nawala ang komunikasyon, ang pagtawag mo sa Diyos, ang panalangin mo sa Diyos. Ang gusto mong kausapin ka ng Panginoon, pero hindi ka nananalangin, imposible. Gusto mong kausapin ka ng Panginoon, pero hindi ka nakikinig, hindi ka nagbubulay-bulay ng salita niya, imposible. Posible kausapin ka niya. You will be intentional. You must be intentional. Meron ka dapat ng intention na itong oras na ito, pupunta ako sa Bible study, punta ako sa prayer meeting, itong oras na ito, ako lang mag-isa sa kwarto ko. Meron akong time para kay Lord. Itong oras na ito, gusto kong makausap si Lord, one-on-one kami. Amen? At kapag, yun talaga ang pinakamasarap mga kapatid, yung one-on-one with God. Amen. Na, talagang masinsinan, Lord, diba? Gusto ko pong magpahayag ka sa akin. Siyempre, sabi ng Panginoon, magbulay-bulay ka.
ng salita niya at manalangin ka. At doon, ipapaalala sa'yo ng banal na Espiritu ang lahat ng narinig mo, ang lahat ng natanggap mo, at doon ka niya kakausapin. Amen. Amen. Wag mong sabihin na hindi namumusap sa'yo ang Diyos. Diba? Kung nakasara naman talaga ang Biblia mo. O kung wala ka talagang panahon sa Kanya. Diba? Pero, mahal tayo ng Diyos. Tama, mga kapatid? Sa pagmamahal ng Diyos, tatapikin ka niya. Diba? Anong pangungusap sa'yo ng Diyos? Minsan, yung mga pagsubok, pangungusap yan ng Diyos. Amen? There's a message beyond every trial. There's a message beyond every testing. Diba? Katulad mong estudyante, pag nag-exam kayo, diba? Parang, bakit ang tahimik ni teacher? Kasi hindi naman oras yun ng pagtuturo eh. Oras yun ng exam. Sa oras ng pagtuturo, sa oras na kinakausap ka ng guro, doon ka dapat makinig. Para pag oras ng exam, alam mo yung gagawin, hindi ka kakapakapa. Amen? Ang nakakalungkot kasi kahit mga Kristiyano na, no, sa oras ng exam, kakapakapa, hindi alam yung gagawin. Bakit? Wala kang devotion eh. Wala kang prayer life. Eh sabi nga ng Panginoon, ilang beses mong nabasa sa Bible o narinig sa preaching, yung mga disciples niya, ano lagi sinasabi ng Panginoon? Be watchful, pray, diba? Fast. Yun lagi eh. May nakita ba kayo sa check? Praise. Yan. Rinig po? Yan. Wala naman tayo nakita sa Bible, mga kapatid, na si Jesus nagturo ng ganito mag-preach. Meron ba? Wala. Pabawas ng echo. Thank you. Thank you, Al. So, wala tayong makikita sa Bible na gano'n. Anong tinuturo lagi ni Jesus? Mag-pray. Yan. Thank you, Al. Mag-pray. Amen? Yung lagi tinuturo ni Jesus, bakit kailangan mag-pray? Dahil may laban na eh. Si Jesus pa kung hindi siya talagang aktibo sa panalangin, mapapagdagupayan niya yung krus ng Kalbaryo? Sa tingin mo yung Kalbaryo mo sa buhay na yan, mapapagdagupayan mo kung hindi ka mananalangin? We have our own battles in life. Mga kapatid, bawat isa sa atin, merong hinaharap na laban. Pero sa laban na yon, sino ba yung ini-invite mo na makasama? Dahil kapag ikaw ay nananalangin, ibig sabihin, you invite God in the battlefield, the Lord, you're the Lord of hosts, di ba? At sabihin sa'yo ng Panginoon, the battle is not yours, it is mine. Hinihintay lang ng Panginoon na ipagkatiwala mo sa Kanya yung laban na yan. No? Kasi may mga bagay sa buhay natin, aminin man natin o hindi, hindi natin kaya kontrolin. Tama? Maraming bagay sa buhay natin na out of our control. So kung out of our control pala yan, sino dapat ang may departamento niyan? Ang Diyos. Huwag mong pangunahan yung departamento ng Diyos, hindi ka doon. Alamin mo kung saan yung lugar mo. Ang lugar mo doon sa panalangin at pagbubulay-bulay ng salita niya at pagsunod sa kanyang mga utos at kalooban. Yun ang departamento natin. Yun ang gagawin natin. Pero kapag hindi mo ginawa yung kakalooban ng Panginoon, ano mangyayari? Tatablad ka ng sumpa. At mas lalo kang mahihirapan sa laban mo sa buhay. Mas lalo tatagal. Imbis na, halimbawa, 1 week lang, tapos na, eh umabot ng 1 taon. Imbis na yung mga Israelita, di ba, maximum 2 years na doon na dapat sa promised land, umabot ng 40 years. Sino nagpatagal? Ang Lord ba? Lord, ang tagal mo naman? Kasalanan. Si Lord ba? Katigasan ng ulo, kasalanan. Hindi pagtitiwala. Mas naniniwala ka pa dun sa mga taong nakapaligid sa iyo kaysa sa Diyos eh. Kung kaya tumatagal. Amen? Nauna yung reklamo. Yes. Nauna yung mga negatibong hindi pa naman nangyayari, iniisip mo nang mangyari. Oh, nangyari na. Paano magtiwala sa Panginoon, kapatid? Pray
Diba? As much as possible, you fast and meditate on His Word. Diba? Sa presensya ng Diyos, doon mo masusumpungan, kapatid, na kahit nasa gitna ka ng problema, mararanasan mo ang kapayapaan at kagalakan mula sa Diyos. Praise God! Pangako niya yan eh. Diba yung kinakabahan ka, yan, katulad sa amin, si Sena, anxiety, diba? Nararatel ka whenever some bad news comes, no? Pero ang dapat gawin, sabi ni David, when I am afraid, I put my trust in you. Amen. Diba? Sabi pa, Psalm 27, no? Psalm 27, verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Bakit ako matatakot? Kanino ako matatakot? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength, the strength of my life. Siya ang kalasag, siya ang lakas ko. Kanino ako matatakot? Bakit ako natatakot? Tanungin natin sarili natin, bakit nga ba tayo natatakot? No? So, kasi nga, out of our control, gusto natin kontrolin. Mga bagay na kinatatakutan natin, pilit natin pinamumunahan ng Panginoon. Pero anong turo sa atin ng Panginoon? Siya ang ating strength. Diba? Siya ang ating ilaw at kaligtasan. Bakit kailangan may ilaw? Para magliwanag ang pananaw mo. No? Kahit nasa gitna ka ng kadiliman, magliliwanag ang pananaw mo, makakalakad ka ng maayos. Mga kapatid, yes, totoo naman, Pastor Dean, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Totoo naman, tataa naman talaga eh. Pero ako ba nagsabi niyan? Ang Diyos ang nagsabi niyan eh. Maraming nakaranas ng matitinding problema kaysa sa atin eh. Mismo ang Panginoong Jesucristo, wala pa sa kalingkinga nung nadaranas ng Panginoong Jesucristo yung nararanasan natin ngayon. Naranasan mo na bang latiguhin? Nang lagpas 100 beses sa likod? Hanggang sa lumabas na yung buto mo? Naranasan mo na ba yun? Naranasan mo na bang bugbugin habang tinutuya ka at sinabi sa Panginoong Jesucristo, sinapak siya ng isang kawal, sabi niya, prophesy, prophesy, sino'y sumuntok sa iyo? Naranasan mo na ba yun? Naranasan mo ang koronohan ng tingin? Naranasan mo na bang iiwan ng mga kaibigan mo? Lahat ng mga kaibigan mo, iniwan ka? At yung close sa iyo na si Pedro, dininay ka pa. At yung mahal mo rin na si Judas, pinagkanulo ka pa. Naranasan mo na ba yun lahat-lahat sabay-sabay? Wala pa sa kalingkingan yes. Ating mga nararanasan sa napagtagumpay ng Panginoon. Amen? Ganun eh. Pinuturo tayo ng Panginoon na we should follow His steps. We should trust in God. Na yung prayer ng Panginoon, John 17, di ba? Para sa atin yun eh. Para sa mga future disciples yun eh. Na tayo maging matatag. Isa yun sa prayer ng Panginoon. Yung ating pananampalataya maging matatag. No? At patuloy na magtiwala sa Kanya. At anong dapat laman ng ating panalangin? Lord, Your will be done, not mine. Yun ay pagtitiwala sa Diyos. Ikaw ang nakakaalam, Lord, ng mas mabuti sa akin, mas nakakabuti sa pamilya ko, mas nakakabuti kung ano mang desisyon ko. Your will be done, not mine. Amen? So, sabi doon, Philippians 4:6, di ba? Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Totoo naman, nababalisa tayo, nag-aalala tayo, tama? Pero ano ang solusyon dyan? Prayer. Let your request be made known unto God. No? Philippians 4:6 yun, mga kapatid. With supplication. Sabi na, and the peace that passeth all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Amen? Be careful for nothing. In everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Nagawa mo na bang magpasalamat sa Diyos kahit bumabagyo sa problema? Yes.
It takes faith. Kailangan mo ng pananampalataya para magawa yung bagay na yun. Yung habang bumabagyo, nakuha mo pang magpuri at sumayaw sa Diyos. That's faith. That's faith. No? So you are to choose every day of your life. Pagtitiwala sa Diyos o hindi pagtitiwala sa Diyos. Pagsunod sa Diyos o hindi pagsunod sa Diyos. You are to choose. You have free will. But the Holy Spirit is speaking to us right now that greater is He. It is always, always greater. The best ang plano ng Diyos. Amen. Sa atin. Yes. Kahit madilim ngayon, dumadaan ka sa dilim ngayon ng pagsubok, even though I walk in the valley of shadow of death, kahit sa bigit pa yun ang kamatayan, yes, ang sabi ni David, I fear no evil, yes, for thou art with me. Kasama kita, Panginoon. Amen. Amen. Kahit lumakad ako sa madilim, diba? Parang nakakatakot to eh. Wala akong nakikita. But you are my light, Lord. You are my salvation, Lord. You are in charge of my life. You created me. You are the truth. You are my great shepherd. Ano dapat sabihin, i-declare natin sa buhay natin? At alam niyo ba kung ano talaga pinaka-ibig sabihin ng blessing? Salita. Amen? Salita yan. It only means declaration sa buhay natin. Do you believe that you are free? You have been set free by God. Tinubos ka na ng Panginoon. Do you believe that? Yes. No? Yun ang ating panghawakan. Mahal tayo ng Panginoon. Pangako niya, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Huwag mo rin iwan ng Diyos. Huwag mo rin pabayaan ang relasyon mo sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, no? Curse and blessing, pinag-uusapan natin. Gusto ng Panginoon, dumaloy, tuloy-tuloy ang blessing at mawala ang curse. No? Kaya, cursing those whom God has blessed is dangerous. Diba? Sabi nga kay Abraham, kung sino susumpa sa iyo, ay masusumpa. Amen? Ganun din sa ating mga Kristiyano. Persecution, diba? Natatakot ba tayo dyan? Kahirapan, kagutuman, makapaghiwalay ba sa pag-ibig ng Diyos yan? Kahubaran, tabak, yan ba ang makapaghiwalay sa relasyon mo sa Diyos? Kung makakasagot niyan, kapatid. No? At madalas, pinaparaan tayo ng Diyos sa mga ganyang klaseng pagsubok na matitindi para malaman mo na siya lamang talaga ang kailangan mo. He is more than enough. Amen? Kaya sabi, Proverbs 26:27, sayin natin, ang nagpukumang ng bitag ay siya rin mahuhulan nun. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan ngayon. Pinapangit dito yung mga sumusumpa sa mga anak ng Diyos, babalik sa kanila yun eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Huwag kayong gumanti. Bless those who curse you. Pray for those who persecute. Gawin niyo pa sila ng mabuti. Amen. Hallelujah. Love your enemies. Yes. Hallelujah. Eh kadalasan nga, ang enemies natin, kapamilya natin, tama? Mahal natin sa buhay, tama? Love them. Pray for them. Yes. Bless them. Yes. Kahit inaasar ka, tinutuya ka, minumura ka, sinisiraan ka, wala namang talab yun sa mga anak ng Diyos eh. Yes. Dahil punong-puno ka na lang pag-ibig niya. Amen. Walang talab yun. Amen. Walang saysay ang komento ng mga nasa paligid mo. Because you only have one audience and that is God. Yes. Amen. Isa lang ang dapat mong i-please, hindi ang mga tao, si Lord lang. Amen. Wala silang, lahat sila, gumawa ka ng mabuti, maraming mabuti, may masasabi. Tama, may masasabi at masasabi. So, huwag mong pakinggan yun. Diba? We can only do so much, mga kapatid. Pero pag sa Lord mo talaga ipinagkatiwala lahat, hindi masasayang, hindi ka mabibigo. Amen. Amen. So kaya nga, yung mga tao sa ating kapaligiran, love them, bless them. Yun ang turo ng Panginoon sa Kristo.
At yung panalangin ni David, anong sabi doon? Psalm 109:17-19, sabi doon, mahilig sa pagsumpa, kaya dapat na sumpain. Yan, yung mga mahilig sa pagsumpa, dapat na sumpain. Yamang ayaw na magpala, di dapat pagpalain. Aha. Diba? Tama naman, ang pagsumpa sa kapwa sa kanya ay parang damit. Kasuotan oras-oras nagagawa ang magbihis. Sanay siya ay ang ginawin katulad ng nasa tubig tumagos sa buto niya. Iyong sumpang parang langis. Sanay maging kasuotan nakabalot sa katawan na tulad ng sinturong nakabigkis araw-araw. Amen. Tama naman yun. Yung mga sumusumpa, lalo sa mga anak ng Diyos, mga naninira, babalik sa kanila yun. Yes. Pero yung mga nagpapala sa iyo, nagpapalaan din. Amen. Kasi you are already blessed. And when someone bless you, they will be blessed. Amen. Hallelujah. Amen. Because you are in the kingdom of God and God has blessed you. No, no one can touch you. Diba sabi ka, touch not my anointed one. Yes. Hallelujah. If you believe you are a child of God, you're anointed. We are all anointed. Because of Jesus Christ. Because of the Messiah. And Messiah, it means anointed one. And if you are in Christ, you are also anointed. Amen, mga kapatid. Ganun yun eh. Kaya walang talab talaga ang sumpa. Kaya nga sabi dun sa pandamunahan, yung mga mahilig magsumpa, dapat masumpain. Talagang babalik sa kanila yun. Pero yung mga magpapala sa'yo, gagawa sa'yo talaga ng maayos, mabuti, eh talagang pagpapalain. Diba? Katulad ng mga ano talaga nasa panahon natin ngayon, yung mga suwail na anak, hindi naman yun ano eh, kahit sumpain nila yung magulang nila, ay balik doon sa anak, eh sumpa din yun eh. Tama po ba? Yun ang principles eh sa Biblia eh. Pero kung talagang in-honor nila, honor your parents in the Lord, eh pagpapala ang sabi doon eh, na mamubuhay siya ng maayos at lupain. Tama po ba ang Biblia, mga kapatid? Amen. Pero hanggat hindi natin sinusunod yung prinsipyo ng Biblia, maaaring ma-curse ang tao. Tama? Kaya napakalaga alam dapat natin ito. Ay, ganun pala yun. Na dapat pala in-honor ko yung authority na nilatag sa akin ng Panginoon. No? Spiritual authority, authority in the family, no? Because in every family, there must be a spiritual leader. Yes, yes. Dapat nga, yung mga katatayan, yan. Dapat tayo yung namumuna eh, mga kalalakihan, di ba? In every family, bakit? Kasi si Satanas, hindi naman niya aatakihin agad yung church eh. Yes. Ang aatakihin niya, pamilya, yes. Yung single unit, di ba? Sa society, sa community, ay pamilya. Yun ang aatakihin niya. Amen? Kaya dapat meron laging bantay sa pamilya. Bantayan mo sa panalangin, di ba? Ipahayag mo ang salita ng Diyos. Speak Jesus in your family. Amen. Amen. Declare Jesus in your family that He is the King of Kings and the Lord of Lords. No? Ganun po yan at walang tatalab na sumpa sa atin. Kaya sabi, the Christian cannot be cursed because God's blessing is more powerful than any curse. Ang blessing ng Panginoon sa kanyang mga anak ang pinakamakapangyarihan sa lahat. God has won the victory. Amen. 1 John 5:4. Basahin natin. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos. Sino? Mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? Yes. Parang iba, sure ka ba? Ulit ko ah. Sino mga anak ng Diyos dito? Amen. Amen. No? Sabi doon, napagtagumpayan na ng anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Diyan na yung sagot. Nire-reveal na nga ng Lord eh, ng Word of God eh. Ito yung sagot, ito yung pairanin mo, wag yung sarili mo.
Huwag yung sarili mong talino, diskarte, yung mga options mo. Huwag yan. Huwag mong gawing last resort ang Diyos. He must be first. Amen? Kasi kadalasan, ganun eh, no? Kahit yung ibang doktor eh, wala na tayong magagawa, ipagpasa Diyos na natin. E bakit nung una, hindi nyo pa pinagpasa Diyos? Bakit huli? Dahil wala na magawa. Diba? So, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he's a new creation. No? Kaya, you are anointed, you are loved, you are blessed by God. Romans 8:11, ang sabi doon, kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu naninirahan sa inyo. Kaya nga, greater is He. Yung naninirahan sa atin, ang Holy Spirit, sa katawan natin, yun ang pinakadakila sa lahat because that is the presence of God. He is the Holy Spirit. He is God. No? We do not need to worry about anyone casting any sort of pagan spell. Yung mga sumusumpa sa iyo, yung mga nag-o-orasyon sa iyo dahil inggit sa iyo, dahil may galit sa iyo, dahil, di ba? Gusto kong pabagsakin. Naranasan niyo na ba yan, mga kapatid? Yung mga taong may, ano sa iyo? Inggit. Yung gusto kong pabagsakin, sila yung bumabagsak. Di ba? Huwag mo lang silang gantihan. Yes. Let God be God. Yes. Leave the room for God's wrath. Sabi nga, no? At ipapakita sa'yo ng Diyos talagang totoo. Amen. Yung mga nananira sa'yo, susumpa sa'yo, sila yung babagsak. Kasi pinagpala ka ng Panginoon eh. Huwag kang galala doon. Yes. Huwag ka mag-react. Di naman totoo yun eh. Amen. Huwag ka mag-react. Bagkus, pagpalain mo pa sila. Yes. God bless you, brother. God bless you, sister. No? Ganun. Ganun ang buhay Kristiyano. Always trusting the Lord. Amen, mga kapatid. Kaya sabi, yung mga ganyang witchcraft, yung mga voodoo na yan, yung mga curses na yan, walang power sa atin yan. 1 John 4:4. Mga anak, sino mga anak dito? Amen. Ng Diyos. Kayo'y nais sa Diyos at napagtagumpayanan ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. No? Through John the Beloved. God has won the victory and in Christ we are more than conquerors. Amen. Palapakan natin ang Diyos. We are finishers. We are overcomers. We are warriors. Hindi ka warriors. Ikaw ay warriors. Amen. Huwag kang sumuko sa problema. Isuko mo yan sa Diyos. Lahat-lahat ipagkatiwala mo sa Diyos. No? At makikita mo, papadapain ng Panginoon anumang dilim ng ulap sa buhay mo. Amen. Amen? When you trust and obey. Because there is no other way but to trust and obey. Amen? Kaya sabi, the shield God gives us can extinguish all the flaming arrows. Ephesians 6:16. Naalala nyo, sabi ni Apostle Paul, lagi ninyong gawing panangga. Ang alin? Pananampalataya. By faith lagi. Always trusting God lagi. No? Yun ang panangga natin. Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab ng palasok ng Diablo. No? Hindi dyan sinabi, na siyang papatay sa mga taong ayaw mo. Hindi yun sinabi dyan, ha? Hindi yung maghihigante, kapatid, ha? Panangga. Ano ka lang, di ba? Paproteksyonan ka lang ng Panginoon. Di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya mo, mapagtatagumpayan mo yun. Lahat ng tanikala, lahat ng tinatangka sa iyo, yung mga nagliliyab ng palaso ng Diablo, mamamatay yung apoy niyan. Bakit? Dahil sa pananampalataya mo sa Diyos at dumadaloy ang kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Amen. Amen? Kaya walang
gawa ng kaaway. Huwag lang nating patulan. Amen? Huwag nating patulan. Yung mga tukso, yung mga kung anumang mga bagay sa palit, huwag mong patulan. Bagkus, diba? Love them. Show them how God loves you. No? John 8:36. Sabi doon, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. If the Son sets you free, you are free indeed. Sabi sa English, no? Kung ang anak magpalaya sa iyo, tama? Paano ka makakalaya? Kung tatanggapin mo ang Panginoon Jesucristo. Paano tatanggapin ang Panginoon Jesucristo? Magsisi ka sa mga kasalanan mo. Lapit ka sa Kanya, mag-confess ka. Aminin mo lahat ng karumihan mo. At i-bless ka ng Lord. At makakalaya ka sa anumang klase ng sumpa. Ganun po yun eh. Kailangan magsisi ka. Diba? Aminin mo sa Panginoon. Kung walang pag-amin, walang paglaya. Yes. Amen. Kung di mo sasabihin ng totoo, paano ka makakalaya? Yes. Kung hindi mo sasabihin yung kadiliman, paano maliliwanagan? Amen. Amen? Kaya napakahalaga ng ating principles na pinag-aaralan. Kaya last verse mga kapatid, Psalm 27 verse 1, ito po. Lagi natin tandaan, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Mas takot ka ba sa tao? Mas takot ka sa problema mo kaysa sa Diyos? Where is your faith? Yan ang tanong sa atin. Kung si Yahweh, ang Diyos, ang ilaw at kaligtasan mo, siya ang bahala sa buhay mo. Pagkatiwala mo sa Kanya. No, siya ang bahala sa pamilya mo. No? After all, sino ba ang naglikha? Sino ba ang mailikha ng pamilya? Di ba ang Diyos? Pairalin mo ang pananampalataya. Allow God to work in you. Invite God in your battle. No? Through prayer. At sabi doon, si Yahweh ang muog ng aking buhay. Siya yung sandigan mo, siya yung matatakbuhan mo talaga. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Totoo naman, aminin mo kung anong kinakatakot mo. Aminin mo kung saan ka nasisinda. Aminin mo kung anong pinag-aalala mo ngayon. Papalitan niya ng Lord ng kapayapaan para makapag-isip ka ng maayos at para malaman mo kung anong dapat gawin. Amen mga kapatid. Lahat naman tayo, kasama ako mga kapatid, meron tayong mga takot. Takot mawalan ng pera, takot bumagsak ang kalusugan, tama? Takot maapektuhan ng pamilya, mga mahal sa buhay, tama? Meron naman talaga eh, aminin mo lang sa Diyos. Ipagkatiwala mo lang sa Diyos. Pairalin mo ang pananampalataya sa Diyos. Amen mga kapatid. We are safe under His wings. We find refuge, mga kapatid. Siya ang ating kaagapay. No? Kaya ngayon, mga kapatid, alam ko, bawat isa sa atin, kinuusap ng Panginoon. Now, I want to invite everyone in prayer, in confession, no, sa Panginoon, that you admit, Lord, I need you. Lord, I need you every second of my life. Yes, hallelujah. Lord, natatakot po ako. Handa ka bang umamin sa Lord ngayon? Yes. Lahat ng takot mo, lahat ng pangamba mo. Yes. God is telling to you today na may gagawin ako sa buhay mo. May plano akong maganda sa buhay mo. Hindi mo pa man nakikita sa ngayon ang liwanag ng pangako ko. Darating at darating yan basta't lumakad ka ng may pananampalataya sa akin. Because He is above all. He is holy. He is holy forever. No? Ulitin ko mga kapatid, wala pa sa kalikingan ang dinadanas nating problema sa karanasan ng Panginoong Jesucristo at ng mga unang disciples. Now, you can rise up in your feet and declare to the Lord your problems, your fears right now, mga kapatid. No? Ihayag mo sa Lord
I-reveal mo sa Lord, i-confess mo sa Panginoon, Panginoon, ito po ang kinakatakot ko sa panahon ito. Yan ba ay kawalan, no, ng resources, kawalan ng kalusugan, ano man yan kinakatakot mo, kapatid, right now, God is speaking to you right now. He is talking to you right now. The Holy Spirit, niyayakap ka ngayon ng Panginoon. He is our comforter. He is our advocate. He is our teacher. Tuturuan ka ng Panginoon kung paano mo pagtagumpayan yan. Now, ano ang requirement, kapatid? Repentance. Ano ang requirement, kapatid? Pananampalataya. Magsisika at sumampalataya at magtiwala sa Kanya na siya'y may gagawin sa buhay mo na pagbabago. Na hindi ka mananatili sa sitwasyon na yan habang buhay. Yung problema ngayon, God is saying to you, temporary lang yan, anak! Panandalian lang yan! Pero ang aking pag-ibig sa iyo ay pagpasawalang hanggan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin sa umagang ito. Now, declare God is holy. Declare God is the Almighty. He is holy forever. Amen. As we sing this song, habang kinakanta natin, awit natin itong bantang ito. Kapatid, it's time for you. I-confess mo sa Lord, aminin mo sa Panginoon, no? At pagsisihan kung ano man dapat pagsisihan mo. Amen. Stay.
kinikilala namin Diyos, ang tunay na Diyos, na siyang maylikha sa amin, na siyang nagpala sa amin, na siyang tumubos sa amin, na siyang nagpatawad sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Panginoon, siya sa atin niyo ang aming puso, Lord God. Siya sa atin mo, Panginoon, ang aming isip. Lahat ng takot, pangamba, Panginoon, Lord, sinusuko namin sa iyo, pinagkakatiwala namin sa iyo. Aming mga bagay na sitwasyon sa aming buhay, mga sirkonstansya, Panginoon, Lord, we trust in you. We trust in you, Panginoon. Salamat, O Diyos, that we are overcomers. Yes! Salamat, O